Our title of the sermon today is Always Abounding in the Work of the Lord. But before that, let us pray again that the Spirit will guide us. Join with me in prayer. Father God in heaven, Lord, again we ask for the Spirit to guide us. Open our heart and our mind. Help us, Lord, to understand thy word, that we may be able, Lord, that each one of us be worthy enough to serve you. By this word, O Lord God, we know and we believe that this is our way. This is the light on our way, O God. Salamat po. Ito po ang liwanag po namin, Panginoon Diyos. Sa kadiliman po ng mundong ito, ang iyong mga salita ang nagbibigay liwanag sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito. Ito po muli ang dalangin namin at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong teksto sa umaga ito po ay nasa 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 58 po. Yan, babasahin po natin. Po. Ito po sa wikang English, sabi 1 Corinthians 15, verse 55 to 58. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be you steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. This is our text for this morning. So ito po, ma-obserbahan natin mga kapatid. Ano po, ano? Paano nga po ba? Paano po ba ang mag-abound o patuloy sa paggawa ng gawain ng Panginoon? Katulad nga po na nabanggit po sa 1 Corinthians 58, pinaalala sa atin ng Panginoon ang kanyang pangako. Sabi po niya doon, wherefore, my beloved brethren, be you steadfast. My beloved brethren, be you steadfast. Unmovable, always abounding in the work of the Lord. So kung titignan po natin, itong 1 Corinthians 58 is pangako sa atin ng Panginoon, hindi nawawalan. Ngunit, meron po siyang kaugnayan ng pag-utos. Sabi niya so sa atin, always abounding in the Lord. Manatili o palagi, nandoon tayo sa paggawa, sa panggawain ng Panginoon. Pero tanong po eh, sa panahon natin ngayon ng pandemya, hindi tayo makakilos, we cannot go out, because of this warning or danger for it's for our health. So, kung titignan po natin, paano ba manatili sa mga gawain ng Diyos? Sa panahon natin, napakahirap manatili sa gawain ng Diyos. Dahil sa kumakalat na virus ngayon, na lalo pang naging matindi sa mga balita natin, may mga tunay na balita, may mga fake news na tinatawag natin. Wala na bang paraan para sa kumilos na may sagawa ang gawain ng Diyos? Ito yung katanong eh, wala na bang paraan para tayo kumakilos? Ako ba ay isang Kristiyano na manggagawa ng Diyos sa panahon ng kasaganaan at kahirapan? Yung mga tanong na yan, patitinan po ninyo. Ikaw ba ay Kristiyano sa panahon na ito? Always abounding in the work of the Lord. So every Christian must be a worker. And we all know about this. And we all know that we are a workmanship of our Lord Savior Jesus. Tayo ay kawang manggagawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung titignan po natin dito sa Epeso, chapter 4, verse 16, na dahil sa kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. So may binabanggit si Pablo sa iglesia sa Epeso. Ang sabi niya po rito, nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong bawat kasukasuan. So, ang iglesia ay isang katawan. Kung titingnan natin, dapat po ay kumikilos lahat upang nagpapalaki, sabi niya, ng tulong sa bawat kasukasuan na tinatawag. Ayon sa paggawang naukol sa iba't ibang sangkap.
So, may mga kanya-kanya tayong gawain. Ngunit, may gawain talaga sa Panginoon na tayong lahat ay sama-sama. Mananatili ba tayo sa gawain ng Panginoon sa panahong ito? So dito po, kung tingnan natin, no? Ano nga ang mga kailangan upang manatili sa gawain ng Diyos? May mga requirement pong basic lamang po na ilang beses na rin natin naririnig, na ilang beses na tayong pinalalahanan sa mga requirement na ganito na sinasabi. No, requirement of the work, kailangan po ito matatag na conviction. Basahin po natin sa sulat ni Pablo ulit sa Efeso chapter 6 verse 14. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkit na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. So, ang sinasabi po dito sa atin ni Pablo, no, kailangan daw po may pag-iingat. Ngunit sa pag-iingat natin, magsitatag tayo. Magsitibay tayo. Sabi niya dito, dito po, ito po, sabi niya, magsiingat kayo, sabi niya, kala po, balikan natin. Yan, magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkit na katotohanan. Ang sinasabi. So ano po yung bigkit na katotohanan? Kung titingnan natin sa Ephesians chapter 6, ang dito po, no, ito po yung nabanggit na where the whole armor of God. Kailangan po isuot natin to, no? Sa pagsisikap natin, kasi sabi niya, magsitibay nga kayo. So in season and out of season, we need to be steadfast. We need to be steadfast of our conviction. Yung conviction natin na tayo ay sumunod sa Panginoon Diyos na tinatawag nito. Dapat ito ay nakabigkis sa atin. What is the truth? We all know that the truth is our Lord Savior Jesus and His Word. That's why Jesus told us, I am the way, the truth, and the life. Yan po ang sabi sa atin ng Panginoong Jesus natin. Kaya kung titignan natin, sa unang Korinto, chapter 16 verse 13, ang inulit nga po ni Pablo. Sabi niya po, magsipag-ingat kayo, mga pakatibay kayo sa pananampalataya. Tinan niyo po yun. Kayo'y mga pakalalaki. Kayo'y mga pakalakas. Kailangan pa rin po natin magpalakas. Isa ito sa bagay na dapat tayong manatili sa gawain ng Panginoon. This is what we need. Magsabi niya, magpakalalaki. Ang ibig sabihin nito, maging matapang tayo. Maging matibay tayo. Dahil lalaki, dapat matapang, matibay, matatag. Yan po ang haligi ng tahanan. Kung tawagin natin, magsipag-ingat kayo, mga pakatibay kayo, sa pananampalataya. No? Faith without wavering. Ang kailangan po ng bawat isa sa atin ngayon. Pananampalataya na may pagkilos, may pagsunod, at may paggawa. Yan sinasabi dito sa atin. No, saya sabi niya doon, matatag na conviction o steadfast conviction po ang kailangan natin. So, tingnan po namin, no? The work of the Lord is constant work. Ang gawain ng Panginoon po, hindi po natitigil. Maging pandemya o walang pandemya. Alam natin, no? Noong March 2020, nagsimula ang pandemya. Ngunit, natigil na ba ang gawain natin sa Panginoon? Oo, may takot tayo. We have the fear, meron tayong worry, but being a servant of the Lord, we must continue or we must have a constant work in His kingdom. Constant work. So many paraan para tayo makapagtuloy sa Panginoon. Lagi kong sinasabi sa inyo, ang pagpapalakas ng kapatid ay napakaraming paraan. Nandiyan po, meron tayong tinatawag na Facebook, meron tayong tinatawag na Instagram, meron tayong tinatawag na Messenger, Facebook Messenger, may tinatawag tayong email. So, we have communication. Every brethren today has communication. You can post the word of the Lord. You can encourage each one. Bawat isa ma-encourage natin eh. Kuminsan kasi, ang work ay nawawala sa gawain ng Panginoon. Katulad din bawa, mga kabataan ngayon, pansinin niyo po, mas marami ang work nila sa kamunduhan. Posting a lot of TikTok. Playing a lot of games. Tingnan niyo po, instead na magbigay ng panahon sa Panginoon Diyos. Eh tayo naman po kaya matatanda. May mga edad na.
Lalo na yung church leaders today. Now, the church leaders today, are you in a constant war? No. Let us read. In Ruth, chapter 2, verse 7. Ito si Ruth, napaganda. The beautiful story of Ruth in Old Testament. You must read this story. Kung titingnan nyo po. See? Naomi and Ruth. And ito sinabi po ni Ruth, no? Dito sa wikan Tagalog. At kanyang sinabi, isinasamo ko sa iyo, pamulutin mo ako. Nakikusap sa dito. At papagtipunin sa likuran ng mga mga aani sa gitna ng mga bigkis. Sa gayoy, naparoon siya at nagpatuloy. Pansinin niyo po ha, naparoon siya at nagpatuloy sa mga tuwid bagay mula sa umaga hanggang ngayon. Liban na siya magpahingang ng dali sa bahay. So Ruth, nait niya magtrabaho. Tingnan niyo po, ito yung magandang encouragement sa ating lahat. This is the beautiful encouragement to all of us today. Just like Ruth, he want to work. Gusto niya magtrabaho talaga eh. Pansin niyo po ah, no? Mula umaga hanggang ngayon. Hindi yun lang po isang araw ang sinasabi dito ng Panginoon sa atin. Dapat po tuloy-tuloy po tayo nagtatrabaho para sa Panginoon. Ito po ang encouragement sa atin eh. Always abounding in the work of the Lord. Ang tinatawag natin. So, isa ito sa mga bagay na dapat nating malaman eh. Maunawaan natin eh. Kasi, as if parang tumigil na po ang mundo. Parang tumigil na po masyado ang tao na focus po tayo sa material na bagay. Na focus tayo sa mga anong kakainin natin, mga ganito nga. Oo, tama po yan. Tama po yan. Dapat ma-focus tayo. Pero, huwag nating alisin ang focus natin sa Panginoon. Let us always fix our eyes on Jesus. Let us not lose our focus in serving the Lord. Why? Because we are a workmanship of our Lord and Savior Jesus. Tayo ay kawang manggagawa ng ating Panginoon. So huwag nating alisin ang ating focus. Ang focus, ibig sabihin, huwag nating alisin ang ating puso, ang ating pananampalataya. Patuloy nating ibigkis sa ating baywang ang katotohanan. Ang katotohanan po, ay kailangan tayo magtrabaho sa Panginoon. Dahil po, hindi natin alam kung ang kailan ang buhay nating lahat. Kaya kailangan po tayo magtrabaho. Sabi nga ni Pedro, ang sabi nga ni Pedro dito po, sabi niya, but sanctify the Lord God in your heart. What does it mean by Peter, sanctify the Lord God in your heart? So make our hearts holy, but being holy to the Lord, we must, kailangan tayo ay constantly na magiging matatag, patuloy po na kumikilos o gumagawa sa gawain ng Panginoon. Yun pong ibig sabihin eh. Diba? At sabi niya, and be ready always to give an answer to every man. Hindi po, sabihin natin, literal natin itanong, mga tanong ng tao, pero kung titingnan natin to, ready always to help. Handa tayong tumulong. Mag-evangelize. Handa tayong magpalakas. Handa tayong mag-comfort. Yan po ibig sabihin ng Panginoon Diyos dito. Hindi lamang po yung handa kang sumagot, yes, you have the knowledge of the Bible. But what is knowledge? What is knowledge? See? Kung hindi naman natin i-apply. Diba? We have the knowledge, but we must apply it. Lagi ko sinasabi, may alam sa utak, ibaba sa puso. That's why sinasabi ng Panginoon, pakabananin mo ang Panginoong Diyos sa iyong puso at maging handa ka sa bawat tanong na itatanong sa atin ng tao. No? Sabi doon, the reason of the hope, we have all the hope. May hope tayo eh. We are hoping for heaven. We are hoping for the coming of our Lord and Savior Jesus. But what is hope if we are not going to work? That's why we need to abound in the work of the Lord. Manatili sa gawain ng Diyos. Pandemic or not pandemic, in season and out of season, sa kaginawaan man o sa kahirapan, kailangan tayong nananatili sa gawain ng Panginoon. Pansinin niyo po ah, with meekness and fear, may pagpapakumbaba at may respeto. See?
Are we humble enough? And do we respect God? Tinan niyo po. See, if we are humble at nire-respeto ang Diyos, let us continue po manatili sa gawain ng Diyos. The nature of the world is service to the Lord. Am I serving the Lord? Ako ba ay naglilingkod sa Diyos? Yan po ang tanong natin ngayon. Paano ako naglilingkod? Tignan niyo po, sinabi sa Santiago. See? Sabi sa Santiago 1:25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautosan, ang kautosan ng kalayaan. See? Alala niyo sinabi ni si Kristo, know the truth and the truth will set you free. Sabi doon. Magka natin. At manatiling gayon. Tignan niyo po ha. Nagsisiyasat ng sakdal na kautosan, ang kautosan ng kalayaan at manatiling gayon. Remain. Manatili tayo doon, sabi niya, na hindi tagapag-inig na lumilimot. Sometimes, it happens sa atin ito eh. Nangyayari sa atin ito, narinig natin, but we forgot. Kalimutan natin. Tignan niyo po, si kundi tagatupad na gumagawa. So, tagatupad na gumagawa, ang ibig sabihin po nito, natutupad po ang gawain ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, the work of the Lord must be fulfilled in our life, in every Christian today, para ito ay makita ng hindi mga Kristiyano at para sila ay ma-encourage natin, para sila ay sumunod. Tignan niyo po na binabanggit. So, sa John chapter 12, verse 26, malinaw na sinasabi, if any man serve me, let him follow me. How many times we study about this verse na to? Sinasabi. We finish the series of following the steps of Jesus. That is our Wednesday Bible study. Yan po yon. Ngayon po, may question sabi ng Panginoon eh. Kung ang sino man, sabi niya, ay naglilingkod sa akin, follow. Tignan niyo po, follow me. Ang Panginoong Jesus ba natin ay tumigil sa kanyang gawain? Never po, di ba? On his 3 years of ministry in this earth, he never stopped doing the work of the Lord. So we must not stop also. Hindi tayo dapat maging stagnant. We need to keep on moving. Keep on moving. Just like Paul told us, press on toward the goal. We need to continue to press on toward the goal. Sabi niya, and where I am, there shall also my servant be. Sabi doon, if any man serve me, him will my Father honor. Tignan niyo po, napaganda po. Tignan niyo po ha. If anyone serve me, him will my Father honor. So kailangan po maglingkod tayo. Paglingkuran po natin ang mahal ng Diyos, ang ating kapwa-tao. Paglingkuran po natin ang bawat isa sa atin. We need manatili sa gawain ng Diyos. Ang kaalaban ng gawain ay sagana sa paglilingkod. Ito yung nag-aalab, nagliliyaw. Naalala niyo yung tinuro ko na huwag dapat mamatay ang apoy sa buhay ng Kristiyano. Why? Huwag dapat po mamatay ang liwanag natin. Ang diwanag po natin lahat eh. Because we are the light of the world. Kaya po dito, mabasahin natin sa Roma 12:11. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Ito po, itong pandemic, this pandemic brought us in a different barang system ng buhay natin, in our system of life. Hindi tayo nakakalabas. Maraming pagbabago. At naupo tayo, naging islahful tayo, naging couch people tayo. Ibig sabihin, nasa sopa lang tayo natutulog, nakaupo lagi. So, sometimes, being stagnant or being lazy, we forgot the work of the Lord. Nakakalimutan po natin ang gawain ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, dapat tayo ay masikap po dito, mapaglingkod sa Panginoon. Mapaglingkod po tayo sa Panginoon.
Kaya po sabi niya po dito, no? Ang dahilan ng ating gawain ay para sa buhay na walang hanggan. This is the reason eh. Ito po yung reason natin eh. Bakit tayo bakit natin kailangan manatili sa gawain ng Diyos? Why? We need to abound in the work of the Lord. Bakit? Ito po, sabi niya dito, no? Ni buhay na walang hanggan. Basahin po natin Philippos chapter 1 verse 27 sa Tagalog. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa ebanghelyo ni Kristo. See, our life dapat mag-be worthy in the gospel of our Lord Savior Jesus. Sabi doon, yun niyo po, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu na kayo'y magkakaisa ng kaluluwa na nangasisikap sa pananampalataya sa ebanghelyo. Tingnan niyo po, kailangan po natin, we need to strive more. Strive, magsikap po tayo, magkapatid. Sama-sama po tayo, mga kapatid. Let us work together. Let us continue to abound in the work of the Lord. Tayo po ay manatili sa gawain ng Panginoon. Ayan, na sinasabi po natin, no? Kaya po, kung titignan po natin, no? Sinasabi po ng Panginoong Isus dito sa atin, sabi ni Pablo sa mga iglesia sa Pilipos, sama-sama po tayo, mga kapatid, ano po, na magtulong-tulong, manatili sa gawain ng Panginoon Diyos, na may pagmamahalan, may pagpapakumbaba, at may pagtutulong. Ayan po. So, sa ating pong mensahe sa umaga nito po, let us all be workers of in the kingdom of God. Remember this word po, no? Balikan po natin. Remember yung gawain ng Panginoon. Sinabi sa 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana, tiniyon, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Abounding in the work of the Lord. Be fruitful tayo. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. See, hindi po nawawala. Our work is not in vain. Lord, let us continue, mga kapatid. Let us all be workers in the kingdom of God.